Hello mga kulinits! It's me, it's Donna P. And welcome back to my YouTube channel! So ayan, sa tinagal-tagal ng panahon, nakabalik na ulit tayo sa paggawa ng ating video. Naka-lockdown tayo ngayon, kaya hindi tayo makagawa ng ating outdoor video. So stay at home lang tayo mga moms, mga kulinits, para mas safe. Tsaka para na rin sa mga frontliners natin. Ito na yung malaking ambag natin, mag-stay at home lang tayo. And since stay at home nga tayo, mahilig tayo yung mga first timer na magluluto, yung mga nagsisolo sa bahay kasi naabutan ng lockdown sa kung saang lugar. Magsishare ako sa inyo ng recipe. Ng lockdown kung saan mang lugar dyan, maaari nyo din itong gawin sa inyong kinalulugaran ngayon. And madaling-madali lang tong recipe na to, madaling-madali lang siyang gawin. Pagmamarinate lang to ng pork ninyo. Kung kayo ay napapagusto na mag-ihaw-ihaw sa bakuran, sa loob ng bahay, kung saan man sa likod bahay. Ito na yun. Share ko sa inyo yung aking ingredients ng marination ng pork. Kung gusto nyo mag-pork barbecue. So, share ko sa inyo yan, mga kulilits. Madali lang, ilang ingredients lang. I'm sure available yan sa mga bahay-bahay nyo. And ito na yun, share ko sa inyo. Stay at home lang tayo, mga moms, mga kulilits. Kasi yan yung mas pinakamagandang gawin ngayon sa panahon na nito. Yan, isi-share ko na sa inyo. Ayan, hello mga kulilits. Tayo ay mag-i-start na. So, mag-prepare lang kayo ng bowl or kahit anong haluan dyan. Tsaka isang sandok or kutsara. But wait, sandali lang. Papakita ko lang ang ingredients. So, ayan, ito ang ating ingredients. Nandito yung ating karne. Ito po ay pork. So, kahit anong slice ng pork natin, kung gusto nyo malalaki or maliliit. So, I choose na maliliit. Kung gusto nyo, ilagay nyo din siya sa barbecue stick. Pero ako, hindi ko na siya nilagay. And then, meron tayo ditong onion chop. Ang onion na ginamit ko is isang piraso lang. Then, garlic. Dalawa. Then, calamansi. You can use lemon. And we have banana ketchup, and you can use also tomato ketchup. Kung ano yung available sa bahay nyo, yun na yung gamitin nyo. And meron din tayong soy sauce. Ayan. And meron tayong sugar. Wash sugar yung ginamit ko. Meron din tayong Sprite. You can use 7-Up din kung ano yung available. At yan ang ingredients natin. Ayan, uumpisahan na natin. So, ilalagay ko lang muna doon sa ating lagayan, yung ating pork. Lagay na lang natin siya lahat. Nga pala, kahit ano ang ginamit kong part is liempo. So, medyo mataba-taba siya yan. Then, next, ilagay natin ang soy sauce. Ayan. Tansya-tansya lang ako maglagay. Tsaka, ito, wala tong sukat-sukat. Wala akong ginamit na measurement. Tansya-tansya lang. So, unti-unti lang yung paglalagay natin ng soy sauce, mga moms. So, depende sa inyo kung gaano kadami. Kung masyadong marami, baka mapaalat. Then, mix lang. Mix. Make sure na nahalo nyo ng maayos para manuot dun sa pork natin yung ating soy sauce. Haluin nyo lang ng mabuti, mga moms, mga kulilits. Ayan. Mix. Ayan. Make sure, ha? Nuot na nuot dun sa pork nyo. Ayan. Mix lang. Then, kasunod natin ilalagay is yung ating garlic. Ayan. Pinitpit ko muna siya, guys, bago ko siya i-slice. Para, ano, yan. Pindit nyo lang yan dyan. Pindit. Para lumabas yung kanyang katas. Para lumasa dun sa ating soy sauce at saka din sa karne natin. Mix ulit. Kung gusto nyo, gumamit kayo ng kamay para mas mahalo nyo siya ng maayos. Then, next is yung ating onion. Buhos nyo na lahat yung onion nyo. And mix lang ulit. So, ayan. Mix lang para lumasa siya. Then, next is yung ating mix lang natin. Mix. Then, next is yung ating calamansi.
make sure na hindi nyo maiisama yung buto, mga kulilits, kasi baka pumait yung ating karne. Ayan. You can use lemon naman kung gusto nyo ng lemon. Pero for me, mas maganda yung kalamansi. Tsaka yun lang yung available. Ayan. Piga-piga lang. Pigang-piga. So, hindi ako gumamit ng suka. Sa halip na suka, ginamit natin kalamansi. Then, kapag may mga napasamang buto, make sure tanggalin nyo siya. Ayan. Then, mix lang ulit. I-mix nyo siya ng maayos, guys, para, tawag dito. Lahat magkaroon ng lasa ng kalamansi yung pork nyo. Then, after that, ito yung hindi ko nasabi kanina, yung ating pepper, pamintang durog. Yan. Konti-konti lang. Nasa sa inyo kung gusto nyo maanghang or what. Nasa sa inyo yan. Tansya-tansya lang. Hindi tayo professional, kaya hindi tayo gumamit ng kahit anong measurement. Tansya-tansya lang. So, ito ay mga pacham. Susunod nating ilalagay ang ating ketchup, banana ketchup. So, tansya din lang. Konti-konti lang. Ito, make sure, mga kulilits, na mix nyo siya ng maayos dun sa soy sauce natin, ha? Tsaka dun sa pork natin. Gaya nga na sinabi ko kanina, you can use tomato ketchup kung gusto nyo. Kasi magbibigay lasa siya dun sa ating pork at magbibigay kulay din para magmukhang parang reddish. Mix-mix lang. Mix natin yung maayos. Then, next is yung ating Sprite. Ayan. Ito, konti lang. Konting lagay nyo lang, ha. Parang magkaroon lang tayo ng manamis-namis na lasa. Konti lang. Yung tira, kung gusto nyo, inumin nyo. O, diba? Lagay nyo sa rep, inumin nyo. Habang nag-iihaw kayo mamaya. So, mix ulit. Mix, mix, mix. Mix lang natin ng maayos. Ulit-ulit tayo sa mix, no? Walang katapos ang mix. Siguro mas madali ito kung kamay yung gagamitin nyo. Pero ako, ginamit ko yung kutsara. Kasi, wala lang. Trip ko lang. Then, next, yung sugar natin. Konti rin lang. Konting-konti lang. Kasi, yan na yung pinakang kapalit ng betsy nyo. Huwag na kayong maglalagay ng kahit anong MSG sa mixture nyo. Kasi yung parang pinakang kapalit na ng MSG nyo is yung sugar natin. So, konting sugar lang kasi baka masyadong masunog naman siya kapag inihaw na natin. Mix nyo lang ng maayos hanggang sa matunaw yung ating sugar. Mix, mix, mix! Ayan, mix nyo lang ng maayos. Then after nyan, tapos na tayo. Nailagay na natin lahat ng ating ingredients. So, ayan. Mix lang. I-mix lang natin ng maayos. Ito, okay na yan. Okay na siya, mga mamsh. So, ito na yung ating mixture. After nating ma-sure na okay na yung mixture, yung marination natin. Ayan, yung ating marination, ilalagay na natin siya sa ref. Ilagay nyo siya sa ref, guys, ng siguro mga 4 hours. Or mas maganda nga kung magdamag nyo siyang ibababad. So, diyan ka muna. Bye! See you later! So, ayun, mga kulilits, gabi na, paggabi na. And it's time na para kuhain na natin ang ating ibinabad na karne kanina, yung marinate natin. At ako ngayon ay andito sa aming kusina. Ito yung kusina 1, lutuan 1. Dito tayo magluto sa labas. Yan, o, di ba? Magpapadalit lang tayo ng apoy at tayo ay mag-uumpisa ng mag-ihaw. So, ayan, tayo ay nakapagpadalit na ng apoy at nakuha ko na rin ang ating karne. Medyo malakas pa yung ating apoy. Ating pahinaan at lang kita ay nakakapagluto na. Hintayin lang natin humina yung apoy, mga mamsyo. Medyo madilim din yung ating ampuksan ng ating ilaw at kita ay labo ang mata.
So, ayan. Maliwanag na. So, ipapakita ko sa inyo. Malakas pa ating apahinaan. Kailangan medyo mababa pa ang ating apoy at mako. Okay. Matuto ko ang ating ikaloto. Yung ating grill, ano bang tawag din yan? Ang ating ihawal, yung aking nilagyan ng oil. Para hindi dumikit ang ating karne. Medyo magulo din sa aming lutuan. Ito ang ating minarinade. So, yung ating minarinade kanina. And I'm sure na nasipsip na niya yung kaunting salsa na ating minarinade. Hintayin na lang natin, medyo huminahan na ang ating apoy at makita ay nakakapag-umbisa. Ayan, kita ay mag-aumbisa na mag-ihaw, mga kulilits, kasi parang okay na yung ating apoy. Lalagay na natin. Make sure lang na may oil yung inyong anuhan para hindi lumitid yung inyong pork. Ayan. Medyo malakas lang ating apoy. So, ayan, pang-iingit din eh. Saka liitan na ating tungku, apat lang ang kasya. Oops, pero laglag, mga kulilits. Ayan, pasensya na sa pag-captured. And nga pala, itong sauce na to, yan. Yan yung ating ipapahi din sa ating karne para siya hindi madry. Kaya huwag ninyo itatapon ng inyong sauce, mga kulilits, ha? O, yan. Nabang kayo nag-aihaw, yun ang inyong atahiya ng gayaan. Ayan, ako suko-suko. Siyempre, pag ganyan rin ka, lakas ang inyong apoy, eh, mayroon yan, inyong abaligtan rin at mamaya baka uling na ito. Oh, ito ok, pati ako. Yan, kapag yung inabalita, pwede yung pahid-pahidan ng ang lasa ay nandoon pa rin. So, ayan, ihaw-ihaw tayo. See you later na lang, mga munch, mga kulilits, after natin mag-ihaw. Ayan, tayo ay nag-ihaw pa din. Oh, perbe. Ang pang-iinit din eh. Ang init na. Luto na pati ako. Patuloy pa rin tayo nag-iihaw. Ang hirap kapag ang tungko ay maliit. Nagatagas na pati ang aking kilikili din sa kainitan. So tayo ay gagawa na naman ng ating sawsawa na toyo at calamansi. Natapos na ang ihawin ng ating uling. Nasunog. Nasunog ang ating inihaw na karne. So tara, tayo nang kumain.